Magandang araw at maligayang pagdating sa Park Conversations Live. Sa programang ito, tayo'y magkakaroon ng mga kapanabik-panabik na talakayan tungkol sa iba't ibang paksa, mula sa musika, sining, kultura at marami pang iba. Para sa araw na ito, ang ating Park Conversation Session ay pinamagatang The Secret to Saving and Building Your Future, How to Become Your Own Financial Educator. Kasama si Ms. Ronaline R. Arabit, ang Senior Marketing Director ng IMG o International Marketing Group. Sa ilang sandali ay magsisimula na ang ating talakayan dito sa Park Conversations Live. Maligayang pagdating sa ikalimang episode ng Park Conversations Live dito sa Mabini Hall, Rizal Park, Luneta. Ang proyektong ito ay hatid sa inyo ng National Parks Development Committee at Department of Tourism. Ako po si Mariel Airan, ang inyong host para sa araw na ito. Nagsimula ang online program ng Park Conversations sa kasagsagan ng COVID-19, 2 taon na ang nakalipas. Ngunit, sa kabila nito, tayo ay patuloy na nagpursigi upang makapagbigay ng mga programa at talakayang magbibigay ng kaalaman at inspirasyon sa ating lahat. At para sa taong ito, bilang pagdiriwang sa 60th anibersaryo ng NPDC, sinimulan ng idaos ng live ang programang ito upang mas mailapit sa publiko ang mga talakayan. Para sa araw na ito, ang ating Park Conversation Session ay pinamagatang The Secret to Saving and Building Your Future, How to Become Your Own Financial Educator. Ito ay upang bigyang diin ang kahalagahan ng maayos na pamamahala sa buhay pinansyal. Kaya naman, lubos akong nagagalak na ipakilala sa inyo ang ating tagapagsalita para sa araw na ito. Siya po ay si Ms. Ronaline R. Arabit, ang Senior Marketing Director ng IMG o International Marketing Group. Si Ms. Arabit ay may malawak na kaalaman sa larangan ng marketing at finance. Bilang isang Senior Marketing Director ng IMG, siya ay nakapagsilbi ng paghubog at pagpapatupad ng mga estratehiya sa marketing mula pa noong Disyembre 2019. Bilang isang field leader ng isang kampanya ng financial literacy, aktibo siyang nagbabahagi ng kanyang kaalaman at kasanayan upang palakasin ang kakayahan ng mga individual na gumawa ng mga wais na desisyon sa kanilang pinansyal na buhay. Bilang isang financial planner at life underwriter, nagbigay rin siya ng mahalagang payo at tulong sa mga kliyente upang tulungan silang maabot ang kanilang mga layunin sa pinansya. Kaya sa araw na ito, tayo po ay mapalad na magkakaroon ng oportunidad na makinig at matuto mula sa karanasan at kaalaman ng isang eksperto sa financial planning and management. Upang simulan ang talakayan, salubungin po natin ng malakas at mainit na palakpakan sa pagtanggap ng ating panauhing tagapagsalita na si Ms. Ronaline R. Arabit. Yan, magandang hapon po sa ating lahat. At dahil ito ay oras ng actually pagpapahinga, no? Pero andito ang lahat, no? Halos puno tayo ngayon. So bago tayo mag-start, pwede bang pakisabi sa ating katabi, magandang hapon sa iyo? Ayan. So I hope maging interactive po yung ating talakayan ngayong hapon na to para hindi tayo antokin. Diba? At lahat ay talagang makinig sa aking i-share sa inyo, no? Sige po, let's start po, no? So ano ba yung ating topic o ano ba yung ating pag-aaralan for today? Yan. 5 simple strategies to build your financial future. Work less, have more fun, retire early.
No? Kasi ang ating pong retirement, hindi naman po yan sa age. No? Hindi naman porque tayo ay 60 years old, dun pa lang tayo magre-retire. Sino ba dito gusto mag-retire ng 50 years old? Wala. Gusto mag-retire ng mas maaga pa, 40 years old. Wow! Oh, 55? 70? Meron ba? Oh. Sige, next po tayo. Sige, simulan natin, no? So, bakit po ba natin nagiging advocacy ang pagtuturo ng financial education, no? Kasi ayon po sa ating pag-aaral, no? 98% po ng mga Pilipino nagre-retire po ng broke or wala pong ipon. Naniniwala po ba kayo doon? Naniniwala kayo? Bakit kaya? No? Alam po kayo natin dahilan bakit kaya tayo nakakapag-retire pero wala pa rin tayong ipon. No? So 2% no ng mga Pilipino ang nakakapag-retire lang na may sapat na ipon. No? 45% umaasa sa kanilang anak. Yung anak nila ang nagiging retirement fund. Tama o mali? O merong nagsabing tama, may naka-relate. 30% nag-e-end up nang umaasa sa mga charity sa ating mga gobyerno, no? Meron ba kayong kilalang ganun? Yung retirement nila umaasa sa mga ibibigay ng barangay sa kanila. No? At 23% are forced to continue working. So kahit matanda na, mahina na, no, kailangan pa ring magtrabaho kasi kahit na matanda tayo, meron pa rin tayong mga pangangailangan. Kahit nga matanda na tayo, kahit 60 years old tayo, yung anak natin, minsan umaasa pa rin. Diba? Sige po, next slide tayo. Okay, reality number one. Yan. So marami sa atin, lalo na Pilipino, no? Marami sa atin, may trabahong maganda. Nurse, doctor, teacher, no? Pero nagre-retire pa rin ng poor, no? Bakit? Nagre-retire sila without enough saving. Kasi hindi naman porket marami kang pera, mayaman ka na. Marami sa atin, maraming pera, hindi alam gagawin sa pera. No? Alam nyo ba, kahit naman maliit ang sahod, pwede kayo mag-retire ng may ipon kapag alam ninyo paano natin i-manage yung pag-iipon or yung pera ninyo. No? Next po tayo. No? Ang financial education, wala po niyan sa Pilipinas. Sa mga school po natin, kahit anong school po, no? I'm from UST, wala po kaming subject ng financial education. No? Nung high school, sino dito may subject ng financial education sa high school? Wala. Nung college, meron po ba kayong subject ng financial education? Oh, yun, meron nagtaas ng kamay. Saan school? PLM. Again po? Wow, kailan po nag-start yan sa school nyo? Oh, okay. So doon meron sa kanilang financial education. Pero karamihan sa ating mga school, wala pa rin. No? So maganda yun, na nasimulan na natin siya, di ba? So reality number two natin, many people believe that financial education is only for the wealthy. Sino kaya yun naniniwala sa inyo ang pag-iipon ay para lang sa mayaman? Ang pagiging mayaman ay para lang sa mga mayaman. Ha? So yun po yung reality natin number two. Yun po yung paniniwala or yung mindset nating mga Pilipino na okay lang kahit ganito yung pera ko kasi lumaki naman ako sa hirap. No? Kasalanan natin kapag tayo tumanda pa rin ng mahirap. No? Meron tayong mga pagkakamali or hindi pa natin nagagawa. Kaya may pag-asa pa tayong baguhin. No? Reality number three. Okay. Many overseas Filipino workers. Sino may kilalang OFW? Or kayo po mismo, nag-abroad? Ilan lang sa atin, no? So kung may kakilala kayong OFW, ang tagal-tagal nang nasa abroad, 20 years, 30 years, pero pag-uwi ng Pilipinas, walang ipon. Realidad po iyon. Kasi nag-abroad din po ako for 5 years sa Abu Dhabi.
marami po akong nakilala doon na ganito nakatagal. Pero nahihiya po silang umuwi ng Pilipinas. Kasi ang tagal nila doon, pero wala pa po silang ipon. Yung miss na nila yung anak nila, pero hindi sila makauwi ng Pilipinas. Kasi, syempre, pag uwi nila, expected marami silang pera. Pero pag uwi nila, wala pa rin. No? So, ayan po yung reality number 3 natin. No? Yung iba, umaasa sa utang. Lalo na dito sa Pilipinas, madaling umutang, pero mahirap magbayad. No? Kasi yung ating pong utang, yung paghihiram po natin ng pera, isa po yun sa ating topic later, no? Bakit ba tayo nababaon sa utang? No? Ano yung reason? Sige po, next po tayo. So we want to share you some of the content of the SSBYF book. Kaya ito po yung title natin today, The Secret to Saving and Building Your Future. So ito po yung librong yon, Become Your Own Financial Educator. So yung aking pong ituturo sa inyo ngayon, ang ating pong libro, no, ang author po nito ay galing po sa US, no, si Coach Juan Nguyen. And kung may nakakakilala kay Bo Sanchez, meron po ba? Siya po yung co-author po ng ating Coach Juan Nguyen. Okay, so sige, start po tayo. Ayan, andito pala yung picture nila. Ayan. So ito yung sabi nila, no? We need to change, but we need understanding first. Bakit nga, or paano tayo magbabago kung hindi naman natin naiintindihan? No? So, ano ba yung sabi ni Bo Sanchez? This book will upgrade your financial life. So, may pagbabago na pwedeng mangyari sa atin pag tayo ay natuto. Yun. So, congratulations sa atin lahat kasi nandito tayo, no? Nabigyan natin ng oras ang matuto. Sige po, next slide po tayo. Build a strong financial foundation. So, ito po nakikita nyo sa screen, yan po yung front page ng librong ito, no? Yung nakikita natin doon na healthcare, protection, debt management, emergency fund, and investment, ito po yung mga bagay o mga strategy na kailangan kumpleto po tayo sa pamilya natin, no? Sige po, unting survey lang po ha. Healthcare, yung meron tayong hospitalization na naihanda para sa ating retirement, sino pong meron na? Uy, very good si ma'am, no? Iba talaga kapag may financial education na alam eh, handa. Paano naman ang protection o yung tinatawag po natin na insurance, sino pong meron? Ang daming wala. Good news. Dahil umaten po kayo dito, tapusin lang po natin to. Meron po kaming, yung IMG po, no, maibibigay po sa inyo libreng insurance. Personal accident insurance for 20,000. Tapusin lang po natin yung presentation for today. Ayan. So, debt management po, utang. Ayan, sino po dito may mga utang? Wow, madami. Halos lahat na nandito ngayon. No? Emergency fund. Yung, sino dito yung may savings sa bangko? Wow, very good, sir. O yung iba, nakukuha din agad, no? And investment. Sino dito may investment sa lupa? Sa bahay? Ayun, stock market. Alam ba natin, stock market, mutual fund? Ano ba yung klaseng investment? Investment sa business. May mga business po ba? O investment sa camera, investment yan. O, may mga cameraman natin. O, yan, meron tayong investment. Ah, sige, next po tayo. Ay, pakibalik po. Ayan. So, ito pong ating solid financial foundation para po itong bahay. Kapag po tayo ay nagpatayo ng bahay, ano po bang inuna natin? Bubong o yung foundation ng bahay? Foundation. Dapat matibay yung foundation, no? Dapat matibay kasi kung hindi, madali ding babaksak, no? Or masisira yung bahay natin. So, dito sa ating finances, sa pag-ipon natin, meron po tayong tinatawag na financial house, no? At ang ating foundation doon sa ating finances ay yung healthcare. Kasi po, wala naman pong taong hindi nagkakasakit. Tama po ba? O yung malambing na tama,
Tama. Oh, 'di ba? So, marami dito, inuuna yung bubong investment. Maraming ipon na ano, condo, sabihin na natin business kasi. Pero walang healthcare. Isa lang po na member ng family magkasakit, anong mangyari? Pwedeng ibenta ng palugi yung investment para lang mayroong ibayad sa hospital. Yun ay yung bad, ano siya, bad scenario kung if ever wala tayong naihandang healthcare. Pero meron tayong investment, no? Ano yung second natin? Protection, no? Dapat sunod-sunod po iyan. Debt management muna, no? Kailangan babayaran yung utang bago tayo magkaroon ng emergency fund. Kasi paano tayo magkakaroon ng emergency fund kung marami pala tayong naiiwan na kailangan bayarin, no? And lastly, yung investment natin. Kasi ang investment more or less long-term yan, no? Minimum ng 5 years na investment. Talagang matagal yan, 10 years, 20 years. Kung wala tayong emergency fund, merong emergency nangyari sa atin, o may paparating na bagyo, masira yung bubong, no? Ano yung gagastusin natin kung wala tayong emergency fund? Gusto nyo magsimula ng investing. So, investing natin, i-withdraw natin yun, tadali natin ka emergency fund. So, I hope yun, kailangan ito sunod-sunod sa buhay natin, no? Kung gusto natin makapag-ibon. Healthcare, protection, debt management, emergency fund, investment or investing. Sige, next po tayo. Okay. Next concept natin. Second concept. Pwede ba kahit mga tatlong concept lang maituro ko sa inyo ngayon? Okay lang? Okay lang? Gising pa? Okay, sige. Next natin concept, X-curve concept. May makikita kayo ditong pa-X. No? Sa buhay kasi natin, parang X kasi yan. Bakit? Yung X po ay yung ating pong line na pataas, tinatawag po na law of building wealth. Ibig sabihin, habang tayo ay tumatanda, yung ipon natin, yung ating investment, dapat tumataas po habang tayo ay tumatanda, hindi baliktad. No? Yung ating pong line na pababa, ang tinatawag po dyan, law of decreasing responsibility. Yung ating pong responsibilidad sa buhay, habang tayo ay tumatanda, nawawala or nababawasan. Like for example, ngayon, kung may pinapaaral kayo, yan ay gagraduate. Diba? Gagraduate yan. Yung responsibility natin, mababawasan. No? Eh, hindi pa tayo nakakaipon. After 3 years, meron na tayong ipon. So by that time, nababawasan yung responsibility natin. No? Pero yung ipon natin, tumataas. No? So ito po yung kailangan nating gawin sa buhay natin, no? Para ma-reach natin tong point na magtatagpo silang dalawa. Kapag po nagtagpo yung dalawang line, yung law of building wealth and law of decreasing responsibility, ibig sabihin po yan, dyan na po yung simula ng pagbabago ng ating buhay. Ibig sabihin, nagagawa po natin ng tama yung finances natin. Magsisimula talaga tayong wala. Wala namang nagsimula ng okay na lahat eh. Diba? So yan, merong process yan. At kapag naramdaman ninyo na nagtagpo na yung dalawang line, ibig sabihin po tama na po yung ginagawa natin sa finances natin. Pero habang wala pa tayo dito, no, kailangan nating aralin. Kailangan nating gawin. No? Kailangan nating simulan, no, yung ating mga kailangan. No? Kung ano pa yung mga wala sa atin. Kasi iba-iba naman po tayo eh. Iba-iba tayo ng mga nakuha na or nasimulan na. Yung iba sa atin may nasimulan ng ipon, iba wala pa. No? So, kung ano yung pangangailangan natin, yun yung ating gagawin. Okay, next po tayo. Okay, yung dalawang what if natin sa buhay. Next pa po. Okay. First, what if we die too soon? Di po natin alam yan kasi si Lord lang nakakaalam yan, no? What if we die too soon? Meron pong insurance para po sa pamilya na maiiwanan. Hindi po sa atin ang insurance. Para po yun sa mahal natin sa buhay. And what if naman we live too long, binayayaan tayo ni Lord ng mahabang buhay? Andyan po lalabas si investment, no? Yung ating pong mga iniipon ngayon na nilalagay natin sa mga tamang investment, hindi sa scam, ha? Hindi sa scam, yung tama, okay? Yan po yung tutulong sa atin para sa retirement natin. No? Sige, next po tayo.
Okay. Ito po yung last concept. Oh, last na. Ang bilis naman. Ito yung last concept natin. Ang tawag dito ay compounding interest, no? Paano po ba nagko-compound? Paano po ba nagkakaroon, nangyayari yung investment na sinasabi natin? 72, yan po kasi ay galing kay Albert Einstein. So yung ating pong inaaral ngayon na compound interest, sino po nakarinig na kay Albert Einstein? He is a mathematician and a good scientist, no? So ito po ay legit na talagang formula, no? Paano ba natin malalaman kailan magdodoble ang pera natin? So 72, i-divide po natin yan sa annual interest rate kung saan natin nilalagay yung pera. It will give you the number of years it will take the money to double. So for example, sige po, next natin. Sa banko, ilang percent po ba meron sa banko kapag nagsisave tayo doon? Alam, sino may nakakaalam? Ha? Kapag nagtabi po tayo sa banko, ilang percent po yung bibigay nila sa atin in return? Wala. Ha? Ang alam lang natin mababa, pero hindi natin alam yung number. Okay, so sa banko po, 0.125, i-round off po natin. For example, na lang po may 1%. No? So apply po natin yung formula. 72, divide po natin sa 1, is equal to... Sino magaling sa math? 72! So it will take 72 years bago madoble yung pera natin sa banko. Kung mag-ipon po tayo, for example, ng 1,000 pesos sa banko, after 72 years, tsaka pa lang siya magiging 2,000. Kaya hindi natin maramdaman kasi mababa yung interest, no? No? Yun yung nangyayari sa banko. Eh, ang nangyayari naman, hindi pa nga umabot yung 72 years, na-withdraw na natin. Wala na. No? Wala na. O sige, next po tayo. Again, next pa po, pa-display po lahat. Okay. So, these are some example po kung saan natin pwedeng mailagay yung ating pera na may mas mataas na interest, no? So, what if, no? Meron po tayong alam na pwede natin paglagyan pala na may 4%. So, apply po natin yung ating formula. 72 divided by 4 is equal to 18. So, ibig sabihin, every 18 years, it's possible madoble yung pera natin, no? Kung kayo ay nagtabi by age of 29 ng 100,000 pesos, after 18 years, madodoble yun, magiging 200. So after 18 years, ulit, magiging 400. Ganun po siya nangyayari. No? So kung meron pong 8% naman, yung ating nakakulay yellow, yung pangalawa, 72 divided by 8 is equal to 9. Kung nasa 8% po yung pinaglalagyan ng pera, no? 29 years old, 100,000. After 9 years, madodoble. After 9 years, madodoble. After 9 years, madodoble. Okay? Paano naman kung nasa 12%? 72 divided by 12 is equal to 6. Every 6 years, it's possible po madoble yung pera natin. Okay? Bakit meron marami sa atin na scam? Kasi gusto natin easy money. Gusto natin yung next month kaagad, doble na agad. Kung alam natin tong compound interest, no, yung formula, or alam natin tong concept, no, ng compound interest, so tingin nyo ma-scam pa ba tayo? Hindi. Kasi alam natin paano madodoble yung pera. Alam natin paano i-solve. Kung nahihirapan tayong isipin, may calculator naman. No? Lahat tayo may cellphone, no? Pwede natin yung i-solve. Oh, meron sa ating mag-aaya ng investment. Uy, sali ka dito. Next month, madodoble yung ipon mo. Sasali ka? Sasali ba tayo? I-solve natin. Ano bang tanong natin sa kanya? Eh, bakit? Ilang interest ba yan? Oh, sabihin niya, 10%. Okay, compute natin. 72 divided by 10. Doon pala makakapag-isip na tayo, bakit sabi niya, next month, doble na yung pera ko. Eh kapag gagawin ko yung solution sa compound interest na natutunan ko sa financial education, hindi yun po pwede. Makakapag-isip ka na ngayon, di ba? Di ba? So ito yung kulang sa atin, no? Karamihan sa atin,
Kasi yan yung ating isa sa mission natin, no? Maiwasan syempre yung pinaghirapan natin na pera mauwi sa wala. No? Kung may nabalitaan na ba kayo, nag-invest ng 50,000, 100,000, pero na ano lang, na scam lang, na loko lang. Bakit? Hindi po nila alam 'to. Hindi nila alam yung compound interest. Pwede nyo silang turuan ngayon. Pwede nyo silang turuan. Kaya ganun po ka-importante na matuto po tayo ng financial education. Kasi yung perang pinaghirapan po natin para po sa kinabukasan natin, para po yan sa pamilya na umaasa sa atin. Hahayaan ba natin na maloko lang tayo? Diba? So kailangan lang natin bigyan ng oras ang pag-aaral ng financial education. Kasi po, para po itong subject sa school na hindi lang isang beses alam na natin lahat. These are just example po na pwede ninyong matutunan sa financial education, no? So, gaya ng ating mga pagtuturo ng violin, di ba? Pag nag-aral tayo ng violin, isang beses lang ba yung turuan? Then master mo na lahat? Kailangan paulit-ulit. Kailangan binibigyan mo ng oras para mag-practice, para maging magaling ka doon. So, tayo ba may problema tayo sa finances? Same lang po yun. Kailangan lang natin bigyan ng oras, kailangan natin ulit-ulitin yung pakikinig hanggang matutunan natin. Kasi hindi po yan nakukuha sa isang upuan lang, then ano na tayo, okay na tayo kaagad. No? Kailangan po nating maintindihan na ito pong financial education ay kailangan natin sa buhay, kailangan ng pamilya natin. No? And I really encourage everyone po na buong pamilya ninyo, no, try to attend yung ganitong mga seminar ng sama-sama. Kasi kung kayo po sa pamilya ninyo, kayo lang po marunong mag-ipon, tapos yung anak ninyo or yung asawa ninyo, hindi alam kung anong gagawin, aasa sila sa inyo, tama? Aasa sila sa inyo kasi kayo yung nakakaalam. Ang masakit doon, kapag tinuruan nyo sila, sino dito yung tingin ninyo maniniwala sila sa inyo kapag tinuruan nyo sila? Mostly, nung mga kwento namin, no, kahit ako po sa sarili ko, tinuruan ko yung family ko, hindi po sila nakikinig. I need someone, I need a financial educator po na invite para makinig or maturuan po yung buong pamilya namin. No? Kasi hindi po natin dapat sinasarili tong blessing, no, ng financial education. We should share it to others, no? We should share it to our family first, no? Next po. May time pa po ba tayo? Mahaba pa? Okay. So, dalawang option po in life. Ano po bang gusto natin? Work for the money for the rest of your life. Hanggang tumanda tayo, nagtatrabaho tayo para magkaroon ng pera. Oh, gusto ba natin let money work for you? Yung pera po, yung hayaan nating magtrabaho para sa atin, para in the future. No? So, yun po yung ating matututunan. No? Paano po? No? Kapag pera pinagtrabaho natin, hindi yan napapagod eh. Yan tao, unlike yung tao, may katawan niya na napapagod. Kung ang tao, 8 hours, pwede kaya pa, no? 10 hours, sige, pwede pa. Pero 24 hours na nagtatrabaho ang tao, hindi ata pwede yon, no? Hindi po pwede yun. Pero, ang pera, pag nagtrabaho, hinayaan natin magtrabaho for 24 hours, mapapagod ba yan? Hindi po, no? Actually, yung compound interest po, yan po ang sekreto ng mga mayaman. Bakit sila yumayaman? Yung concept po na yan, no, ang ginagamit nila para lumago yung pera nila. No? Pwede tayong bumalik dun sa slide na yun, ma'am. Yan. Pakita ko lang tong retirement nila. No? So sa retirement, nung nasa 4%, umabot ng 400,000. Pero same lang sila ng ipon, ha? Tigwa 100,000 lang yung sinimulan nila. Pero ito, 400,000 by 65 years old. Ito, same din, 100,000. Pero tinan nyo yung retirement niya, umabot ng 1.6 million. Paano yung nasa 6%? Ay, tama, 12%. Pagdating ng 65, meron siyang 6.4 million. No?
So it's all about po, saan pong basket natin nilalagay yung pera natin. Next po tayo, ma'am. Okay. So these are example po ng investment. Ang tawag po dito ay mutual fund. Kung nakikita nyo po sa mga ads or Facebook, no, gusto nyo bang mag-invest kay Jollibee? Gusto nyo bang mag-invest kay SM? May nakikita kayong mga ganong ads? Ha? Sino dito? Nakakitang ganon? Wala pa? Okay. Ngayon, kapag nag-invest tayo sa mga company na nakikita nyo dito, basahin ko para sa mga hindi nakakakita sa likod, no, Jollibee. Kilala nyo si Jollibee? Si SM. Yes. Si Globe. Okay. Kapag kaya tayo dito nag-invest ngayon, after 5 years, tingin nyo wala na yung company. Malulugi tayo. Or lalago sila after 5 years. Lalago. No? Yun po yung concept ng mutual fund. Gusto po nating makisama sa kanila para tayo din lumago after 5 years. Or doon pa sa mga susunod na mga taon. No? Ano ba yung gagawin natin? Pasok po tayo sa mutual fund para magkaroon ng number of shares. Eh, so medyo technical na po ito, no? Magkaroon po tayo number of shares and then hintayin po natin siya lumago for our long term, for our investment po. No, for our retirement. Yun po ang mutual fund. So ano bang gusto natin? Consumer or stockholder po? Gusto nyo po ba yung kayo lang yung pupunta sa Jollibee, kakain kayo, babayad kayo? Consumer, kayo yung bibili ng product. Or gusto nyo ba kayo yung stockholder na every time na may bibili, kayo may kita kayo? Every time na merong customer si Jollibee, kayo din kikita. Ako, gusto ko yun. No? At ang maganda sa mutual fund, 20 pesos po, pwede kayo makapagsimula. Sa mababang halaga, pwede kayo makapagsimula ng mutual fund. Unlike po sa stock market, which is yun po yung talagang, ito po kasi mga concept po ng mga mayayaman dati, hindi po talaga natin to alam. Ako, to be honest, talagang sa IMG ko po ito natutunan, no? Dati po, bago ko po makapasok sa mga ganitong bagay, sa mga ganitong investment, you need 100,000, at least 100,000 or more. Pero, ngayon po, with these days po, lalo na ng pandemic, meron po tayong mga ganitong platform na mas mababang halaga, pwede po makapagsimula. No? So, eto, napakagandang i-share kasi kahit po mga estudyante, nagagawa na pong makapag-invest ng mutual fund. Diba? Eh, paano pa kaya kung hindi lang 20 pesos, 100 pesos? O yung iba sa atin, kaya 1,000 pesos. Diba? Biruin mo, for how many years, diba? After 10, after 20 years, meron at meron kang maiipon. Meron at meron kang matatabi. No? Depende po yun kung ilang percent po meron, ha? Okay po. Next po tayo. Okay. Ngayon pa lang po pa natin magsisimula. Kaya po pa ba? Kaya pa makinig? Gising pa ba? Okay, sige. Strategy number one, choose the right healthcare. Kung naalala nyo po yung front page ng libro natin, no? Yung ating solid financial foundation, medyo isa-isahin lang po natin ng konti. No? Choose the right healthcare. Next po. Okay. Final test of a good healthcare. Meron po tayong test para masabi nating maganda po yung kukunin nating healthcare. No? First, kailangan po merong short-term healthcare. For example, kumuha tayo ng healthcare. Habang kayo ay nagbabayad, kailangan meron po kayong benefits. Kailangan meron kayong hospitalization na nakasama dyan. Next po, long-term care. Ibig sabihin, kaya nga po natin sinabi na good healthcare, no? Kahit after 60 years old, makocover pa rin po ang hospitalization ninyo. No? Yun po ang maganda. Short-term, habang nagbabayad kayo, meron kayong coverage. Long-term, kahit beyond 60 years old, meron pa rin po kayong makukuhang healthcare. Next, life insurance. May included po na life insurance dapat. At lastly, meron pong savings and investment. Tanong, meron bang ganun? Meron kayang ganun? Sige po, next po tayo.
Okay. Mamaya ko nasagutin yun na. Next slide. So, sabihin ko muna yung different kinds of healthcare. First is the short-term healthcare. Second, long-term healthcare. And the third one, meron pa pong isa, senior healthcare. No? Yung senior healthcare po, siguro alam naman nating lahat yon. Yung senior healthcare for 60 years old and above, which is mahal na. Kaya, kung wala pa pong 60, ito po yung maganda nating masimulan, no? Ang short-term healthcare, no? Ang short-term healthcare po, every year binabayaran yan. Wala pong tigil. Kung nagsimula kayong year, next year bayad. Next year bayad. Next year bayad. Pero hanggang 60 years old lang. Hanggang 60 years old lang kayo papayagan dyan sa short-term healthcare. Sa mga company natin, cover ba tayo ng healthcare? Yes? Cover ba tayo ng healthcare? Hindi. PhilHealth. Sila nagbabayad ng PhilHealth natin? Kayo din. Okay. So, sa mga ibang nasa company, no, ito yung isa sa benefits kasi eh. Meron silang mga short-term healthcare. Pero, once na wala na sila sa company, wala na rin pong coverage. Ang tanong, kailan po ba lumalabas ang sakit? Kapag nandun tayo sa company, nagtatrabaho tayo ng malakas pa? O kapag pinaalis na tayo ng company kasi may sakit na tayo? Kailan natin kailangan ng healthcare? Doon, sa mga age na wala na tayo sa company. Di ba? Pero ang tanong, asan na yung magko-cover ng healthcare natin? Yung unti nating naipon na savings, yun pa yung gagamitin natin sa hospital natin. No? So, yan yung nagiging dahilan bakit wala po tayo naiipon. No? So, next po tayo, long-term healthcare. Long-term healthcare, for 7 years lang po ito. 7 years po siya na savings program, pero cover po tayo kahit lumagpas tayo ng 60 years old. Maganda. Huh? Short-term healthcare, wala po yung kasamang insurance. Long-term healthcare, may kasama na po yung insurance. Short-term healthcare, wala pong investment na kasama dyan. For 1 year, magbabayad kayo. Pag hindi nagamit, bye-bye. Thank you, Lord, kasi hindi ako nagkasakit. Long-term healthcare, hindi nagamit for 1 year, okay lang kasi savings nyo yon. May maiipon po kayo. Okay? Marami pa po silang pinagkaiba. Pero since unti lang po oras natin, no, I hope meron po kayo nakuhang idea ano po yung pagkakaiba ng mga healthcare natin. No? Next po. Okay, so ito lang yung structure, for example, ng long-term healthcare. Kung nagsimula po kayo, first day ninyo, 7 years po, ito yung pag-iipon. Pag-iipon ninyo for 7 years. May mga coverage po kayo niyan sa hospitalization, no? Pero sino din may mga sakit na? Pre-existing. Mga pre-existing conditions. Hindi po yan cover for 7 years habang nag-iipon kayo. Pero maganda, pagdating ng 8 year and beyond, cover po ang mga pre-existing ninyo. Ito po yung long-term healthcare. Ha? So, pagdating ng 8 year nyo, 8 year to 20th year, meron pong investment part yan. No? May mga, yung ating savings, tumataas yung value. So, kung iipunin ninyo, for example, 5,000 pesos monthly, no, for 7 years, magkano yun? So, may calculator? Wala. No? Magiging times 2 po yun pagdating po ng maturity period. Now, sa long-term healthcare po natin, may option po kasi yan. Gusto nyo bang i-withdraw lahat ng naipon nyo? Okay, pwede. Option number 1. Option number 2 po, 50-50. 50% gusto nyo i-stay, yung investment, no? For your healthcare. And 50% gusto nyo i-withdraw, okay lang. Yun yung second option. Third option, stay natin lahat para sa healthcare natin. Kapag in-stay po natin yan, beyond 20 years po, nagtutuloy-tuloy pa rin po na nadadagdagan yung ipon natin. Mas tumataas pa po yung value niya. Okay, so yan po yung example po na structure ng long-term healthcare. Next po. Okay, strategy number 2. Understand the purpose of insurance. So sabi ko nga kanina, hindi po yan kinukuha dahil para sa sarili natin. No? Yung iba kasi nami-misinterpret na kuha kong insurance para meron akong gamitin sa retirement ko. No, hindi nyo po yan magagamit. Magagamit po yan kapag wala na po kayo sa daigdig. Magagamit po yan ng beneficiary natin. Yun po ang insurance. No? Next po tayo. Yan. So,
commonly, binibigyan natin ng insurance yung kotse. Si may kotse. No? Familiar kayo sa car insurance? Required po iyon sa kotse. Fire insurance sa bahay. Isa rin po yan sa requirement. Kung nakatira po kayo sa mga village, no, kailangan po ng fire insurance para protektahan po yung bahay. No? Kotse, car insurance, para protektahan yung kotse. Ang tanong, yung taong nakasakay sa kotse, protected ba? Ha? Hindi. Sino mas mahalaga? Yung buhay ng kotse o buhay ng tao? Pero sino yung protected? Sino may insurance? Yung kotse o yung tao? O, diba? So, yung iba alam naman natin, no? Kumbaga, aware tayo, pero wala pa rin tayong ginagawang solusyon para doon. So, I think this is the wake-up call para sa ating lahat. Uy, simulan ko naman yung pag-iipon. Uy, simulan ko naman yung tamang gagawin ko sa mga pera ko. Meron nga akong sweldo, pero wala namang nangyayari. Ilang years na ako nagtatrabaho? 50 years na, 30 years na. Pero yung sahod ko, ganun pa rin. Ano lang na bago? Yung itsura natin. Ano bago? Yung age natin, no? Sige po, next po tayo. Strategy number 3, manage debt. Yung utang natin, bakit pa kailangan nating magbayad ng utang? Next po tayo, ma'am. Ayan. Debt can turn into a disease, no? Sino dito yung may utang sa kapitbahay? Sino dito yung utang sa kapitbahay? Yung natatakot kayo na lumabas ng bahay kasi makikita kayo ng pinagkautangan nyo. O kaya, natatakot kayong pumunta sa isang lugar na nandun yung kaibigan nyo kasi wala pa kayong pambayad. Gusto ba natin yung ganong buhay na hindi tayo malaya dahil lang sa utang? No? So, kaya po talagang na-encourage natin na i-manage po natin yung mga utang natin para din sa mindset, para bang, kumbaga, yung pag-iisip natin, malaya. Hindi yung laging nag-worry tayo, no? Palayain natin yung mga utak natin na nagmamroblema sa mga usaping pinansyal, no? Manage your debt. Kasi kung hindi po natin niya nabayaran, himbis na insurance ang ipamana natin sa beneficiary, pwedeng yung utang ipamana natin sa anak natin. No? So that's the reason po bakit po natin kailangan mabayaran mga utang natin, no? Next po natin, strategy number 4, build an emergency fund. Sino dito single pa? Okay. Yung mga single po, no? Yung ating pong emergency fund, equivalent po ito ng 3 months of your salary. So for example, may 20,000 po kayo per month times 3. No, 60,000 po yung kailangan nakatabi lang. Nakatabi lang yan. Yung madaling makuha kasi nga emergency eh. Pag nagkaroon emergency, doon kayo uhugot. So that's for the single. Kapag naman po kayo ay may asawa na, no, equivalent po yun ng 6 months of your salary. 3 months kay husband, 3 months kay wife. No, pinag-combine. So kung isa lang po ang nagtatrabaho sa inyo, no, equivalent of 3 months pwede na. No? At least meron pa rin tayong emergency fund kaysa wala. Huwag naman sanang wala, no? Kasi hindi natin maiwasan ng emergency sa buhay natin, no? Next po natin. Next. Okay. Sige pa po. Okay. Yan. So, dito na po tayo sa last natin na strategy. How to save and invest properly, no? So, first po natin, no, wrong saving formula. Yan, wrong saving formula, kapag po kayo ay may sahod. Ano po pang unang ginagawa natin pag may sahod tayo? Wini-withdraw. After natin i-withdraw, saan napupunta yung pera natin? Grocery. Okay. So, yun po yung nasa number one, no? Income minus expenses. Grocery, pambayad ng kuryente, pambayad ng bill sa tubig, sa bahay, sa renta, equals savings. Kung anong matira, yun yung itatabi natin. Ang tanong, mayroon pa po bang natira? Wala. Oh, for how many years? No? Ganito po ba yung nangyayari sa atin? Ganito po ba ginagawa natin?
Oo, no? Hindi naman natin naisip na baguhin? Hindi na. Sana ngayon mabago na, no? So, correct saving formula, income po minus savings. So, yung savings po natin, ang ating pong expected na savings ay 20%. No? Yung 20% po sa salary natin, itatabi po natin yan for your future self. Kailan nag-invest po tayo for our future self? Oh, itong 20% para to sa akin, para sa future self ko to. Then yung matitira, dun po tayo magbabayad ng kuryente. Yan po yung mga expenses natin. Kung may extra pa, magmumoling tayo, bibili tayo ng kung ano-ano. Pero hindi po yun ang mauuna. No? So, yan po yung correct, no? Income minus savings po muna, 20% is equal to expense po. And lastly, prosperity formula. Sino dito gusto umaman? Ito po yung gagawin natin. Ito na po yung secret, pero ngayon hindi na to secret. Income po natin minus tithes. 10% po ng tithes natin, yan po yung sa simbahan. Or yung pagtulong po sa ibang tao. Yung po yung nain natin, yung 10% po natin, pwede natin ibigay sa simbahan kung saan tayong kasamang community, no? Or sa mga humihingi ng tulong, yan. 20% po, savings po natin para sa ating future self. Andyan pa rin po, no? Para sa ating future self or sa ating future family. Equals expenses. Yung po yung ating, yung matitira doon sa ating tithes and savings. Yun po yung pambayad natin kuryente, pambili natin ng grocery, doon po tayo kukuha ng mga fund para doon, no? So, share ko lang nung story ko. Nung nasa Abu Dhabi po ako, no, OFW po ko dati, hindi ko pa po alam itong mga to. Ganun din yung pinagawa ko, no? Income minus expense. Kasi syempre, hindi ko nga din alam yung gagawin ko. May ganun, may formula pa pala. Tapos, for 1 year, sabi ko, okay naman sahod ko eh. Bakit wala akong naipon? Baka mababa yung sahod ko. Kailangan ko lumipat ng ibang company para at may... So, hello? Hello? Ayan. Para may maipon-ipon naman ako. So, ang nangyari, lumipat po ako ng company, which is mas malaki po yung sahod. And for 1 year, same ang nangyari. Wala pa rin ako naipon. Sabi ko, wait lang. Parang may mali yata ang ginagawa. Kasi same, parang kahit bababa yung sahod, kahit mataas ang sahod ko, bakit same lang? Wala naman ako naiipon. No? And then finally, ginawa ko itong first po muna yung, ano, yung correct saving saving formula. Nagtabi po muna ako. Yan. So for 1 year, may naipon na po. May naipon na po tayo. Pero, mahirap. Kumbaga, every month, nag-i-struggle pa rin ako. Parang lapag sa loob ko na magtira ng kahit na 1,000 eh. Sabi ko, yung 1,000, pwede ko na itong pang-mall eh. Mas masaya pa yung buhay, no? Or pwede ko naman din ibigay sa family ko. Matutuwa pa sila, meron silang pangkain sa labas. Pero, kapag po ginawa natin yung prosperity formula, inuna natin yung tithes, sunod po ang savings, and next po ang expenses. Magugulat po kayo, parang ang luwag na po sa loob nung ginagawa ninyo. Ano po ito'y habit po? So hindi ko naman po masasabi na, ay, diniscuss natin ngayon, mamaya gagawin na natin. No po, ako po nahirapan din ako sa one. Yung pag-change po ng habit ko, na spender po ako eh. Kumbaga kapag may pera ako, gusto ko, nasa labas ako. Tapos bigla pong babaguhin yung habit na yon. Medyo matagal po yung process para sa akin. Pero dahil gusto po natin na mapaghandaan ang future po natin, no? Kailangan po natin gawin. Kahit mahirap eh. Kasi para po sa atin yan. Para po sa pamilya natin na umaasa rin sa atin. No? Kung sa inyong family, tingin ninyo, puro number one po yung formula ninyo, no? Which is ayaw naman natin, no, it's time to change. No? Magsimulan po natin sa sarili natin. Ha? Okay po, next po tayo. Next po. Sige po, next po. Okay, next po. Ito po si IMG.
ano po siya, mission po ang ginagawa namin, campaign po, itong nasa t-shirt ko, 20 million by 2030. So, ibig sabihin po, 30 million po maturuan namin na Pilipino ng financial education. So, ito po yung campaign po namin ngayon. So, right now, nasa 8 million na po ang amin nakakampaign. So, later, hingin ko din po kay ma'am yung mga names ninyo, email and contact number, kasi may gift po kami para sa inyo, which is na-discuss ko kanina before ako nag-start, no? Lahat po kayo makakatanggap po ng free 20,000 personal accident insurance. Maliit lang po iyon. Pero kung wala pa po tayo nasisimulan, no? When it comes to protection, at least you have it already today, no? So meron lang po kayong instruction na marireceive sa mga email ninyo para maklaim po ninyo yung 20,000. Next po tayo. Ayan. So eto po si IMG, no? Kung wala pa po tayo nasisimulan sa healthcare, we have recommended partnership sa mga company na mag-a-apply doon sa natutunan nating concepts. No? Hindi po kami makikipag-partner sa company na hindi po susunod sa tinuturo ng libro natin. No? So, pinag-aralan na po yan ng IMG. Alin-alin po yung mga legit companies na makakatulong sa atin when it comes to our finances. So, when it comes to healthcare, life insurance, investment, no, real estate. So kung meron dito may gusto kong mga SMDC, mga condo, meron po tayong partnership sa kanila for the discounts. No, general insurance, yan po yung mga car insurance, fire insurance, allied services at iba pa. So ito yung mga partner companies ng IMG if ever wala pa po kayo noon, no? And ang pinakamaganda po kasi benefit po ng IMG is mag-enroll po tayo para matuto. So, yun po yung main reason ko bakit ako naging part ng community nila, no? Kasi if you want to save, no, and invest, kanino po ba ako lalapit? Siyempre, doon sa marunong magturo about finances. Kung ako gusto kong matuto magpiano, kanino ba ako lalapit? Sa piano teacher. Kung ako gusto kong matuto ng English, kanino lalapit? Sa English teacher. Gusto kong matuto about finances, kanino ko lalapit? Sa financial educator. So, si IMG po, may mga coaches po sila. Pwede kayong magpa-appoint, no? One-on-one or with your family. Meron din po silang online na makaka-attend kayo ng libre, no? Habang wala pa sa inyong member, no? Pwede kayong umattend ng libre para mas lalo pa po niyong maintindihan. Next po. Okay, sige po. The future is our hands. It's in our hands. Make money, save money, grow money, protect money. You should become your own money manager, understand how money works, and make money work for us. So gusto ba natin tayo yung nagmamanage ng sarili nating pera o ibang tao? Tayo, no? Ipapamanage ba natin yung pinag-iipunan nating pera sa taong hindi natin kakilala? I don't think so, no? Gusto natin may access tayo, gusto natin naiintindihan natin kung anong nangyayari, no? Next po. Okay, tandaan po natin yung 5 strategy, no? First po, sige, pakibasa po. First? Second? Strategy number 3. Strategy number 4. And lastly? Okay, next po. Okay, financial independence is a decision, not a dream, no? Most people don't plan to fail, they just fail to plan. So hindi naman po ano yung mga tayo. Hindi naman tayo hindi natin pinlano na mag-fail, no? Hindi yan part ng ating ng plano ng buhay natin. Pero bakit nangyayari? Kasi nga po hindi po tayo nagplano, no? Next po tayo. Okay, so ito po yung sinasabi ko sa inyo na free 20,000, how it works, no? May marireceive po kayong email. Next po tayo, ganito po yung itsura niyan. Nung link po na yun. Pakibalik po. Yan. So pwede nyo po itong isave, itong link na to, no? Next po tayo, ganito yung itsura niya. First name, last name, your email and number. Then may marireceive po kayo na email, paano po siya i-claim, no? You just need to put some referrals po ng 5 tao na gusto niyong matuto ng financial education, no? Parang being part po ng campaign natin, no?
So, ito yung sinabi ko sa inyo, no, na actual count ng ating campaign, which is nasa 8 million na po. No? At madadagdagan pa po dahil tayo ay medyo marami ngayon, no? Next po. Okay, and meron din po tayong free shirt, katulad nito, no? Kapag po tayo ay nakapag-refer ng 5 na matuturuan natin ng financial education, ang tawag po dito ay campaigner shirt. Kasama na po namin kayo sa aming movement, no, ng pagtuturo ng or pag-share ng financial education. Next po. Okay, so ito po yung aking Facebook page, IMG Blessed Family Missionaries BFM Team. Ito po yung aking profile sa Facebook. Pwede nyo po akong i-message, no, if ever wala kayo na-receive na email pero naka-attend kayo, no, pwede nyo akong kontakin, no? Or kung may mga questions pa kayo after nito, may question and answer pero may mga tanong pa rin kayo, you can message me, you can call me, you can email me. Ayan na lahat. Ayan na lahat. Okay? Sige. Next po tayo. Act on it. You will always have an excuse not to save or invest. No matter what your excuse, one thing is for sure. Tatanda tayo next year. No? Tatanda tayo. You will eventually retire and stop making active income. Hindi natin alam hanggang kailan tayo makakapagtrabaho. Thus, be prepared to the what ifs of life. Remember the solution. Alam natin yung what if. What if? We die too soon or what if we live too long? May pangatlo eh. What if we get sick? Okay, so ating solution, no? Yung ating 5 strategies po. Next po. Thank you for listening. Remember, only I can change my life. No one can do it for me. No? So hindi po natin maasahan ng ibang tao na baguhin ang buhay natin. Tayo po ang gagawa nun para sa ating sarili. So that's it for today. I hope marami po tayo natutunan. Thank you po sa ating time. God bless. Ayan, maraming salamat po sa pagbabahagi ng inyong kaalaman sa ating tagapakinig, Miss Arabit. At sa ating audience, salamat din po sa inyong pakikinig sa presentasyon ng ating resource speaker. Ngayon po ay bubuksan na natin ang ating open forum para sa question and answer portion. Kung mayroon po kayong katanungan tungkol sa ating topic na The Secret to Saving and Building Your Future, How to Become Your Own Financial Educator. Ngayon po ay ang tamang pagkakataon upang masagot ng ating resource speaker na si Ms. Ronaline Arabit. Maaari po kayong magtanong sa pamamagitan ng microphone na nasa audience area upang maiparating ang inyong mga katanungan o komento. Sa pagkakataong ito, ay tinatawagan natin si Ms. Alexandra Jessica Rosell, Chief Accountant mula sa NPDC Finance Division upang magsilbing moderator ng ating talakayan. Hey ma'am, good afternoon po. Magandang hapon po, mabuhay po. Sino po yung gustong yumaman po dito? Sabihin niyo po, mabuhay. Ayan. Gising pa po ba lahat? Ayan. Ako po, ulit si Alexandra Jessica Rosell po from National Parks Development Committee. And nagpapasalamat po kami kay Ms. Ronaline Arabit po for the informative na discussion po regarding financial literacy po. Ayun po, ulit, sino po yung gustong magtanong regarding po sa discussion ni Ms. Arabit po? Pag wala pong nagtanong, kami po ang magtatanong po. Wala po. Sige po, para hindi po mahiya yung iba, ako po muna para ano po, pang buena mano po. Yun po, Ms. Arabit, ano po yung opinion niyo po sa mga taong nauuna po yung pagbili ng luho? Kasi di ba po, sabi nila, ang trabaho naman po, naghihirap tayo and kailangan natin i-reward yung sarili natin. Katulad po ng pagbili ng iPhone po, pero wala naman po, yung sa mga memes po sa Facebook na walang ipon, ano po yung opinion nyo about po dun? Actually, depende naman yun sa kaligayahan ng tao, no? Ano yung priority ng isang tao? Di ba? Ano, for the first place kasi, ano yung reason bakit gusto ng cellphone? Diba? So, kailangan alam natin yung liabilities
or nagbibigay ba to sa atin ng something na mapapagkakitaan, no? Kapag hindi, liability natin yun. Kumbaga, tapon ang pera, no? Kapag asset, yan yung mga nagbibigay sa atin ng additional income, no? So sa pagbili ng iPhone, is it a liability or an asset? No? Saan ba ginagamit ang iPhone? Kung pang business at madadagdagan ng kita, no? Ang madadagdagan ng ipon, then that's a good thing. That's an asset. Pero kung bibili ka lang ng iPhone dahil lang gusto mo na may pagmamayabang mo sa ibang tao, I don't think na maganda siyang investment para sa atin. So it's a liability. Thank you po, Ms. Arabic. Sino po yung gustong sumunod po na tanong po? Pwede pong magtanong po dito sa microphone po natin. From NPDC po ba, walang gustong magtanong? Ma'am, si ma'am, ano, lapit lang po sa mic po. Ma'am, regarding doon sa na medyo hindi ko lang kasi natututukan, nagmo-monitor po eh. Yung paano po mag-invest, doon sa nabanggit nyo po na like ng Jollibee, makna yung na-flashback mo na ipinakita nyo. Bawa, gusto ko po sana mag-invest sa ganung bagay. Paano po at sino po yung mas ma-legit na lalapitan po namin? Be part of the community po ng IMG. No? Sa community po kasi ng IMG, no? A membership po noon ay isa po na makakapagsimula kayo ng mutual fund. No? So let's say po ang membership po na makapag-enroll po kayo ng IMG is 5,500. That's only for one time joining fee. No? Unlimited na po yung ating classes when it comes to financial education. Doon po sa 5,500, yung 1,000 nyo po, nandun na po sa mutual fund. And nasa sa inyo na po, kailan nyo po gustong dagdagan or magkano po ang gusto nyong dagdagan. For the rate naman po na pwede nyong ilagay, 20 pesos, that's a minimum po. Yun, makakapagsimula na po kayo. Bali ma'am, yung 5,000 na sinabi. Bali po yung 1,000 po yung pasok sa... Yes po, investment then, yun na yun. Paano po yung, halimbawa, paano kung gusto po ng dagdagan, the way ng paano po yung pag-payment po nun? Nasa portal po, magkakaroon po kayo ng portal, okay. No? And doon po may mga coaches na po sa inyo magtuturo paano nyo po siya ma-access sa portal. Kumbaga, paano po yung gagawin ninyo. So, doon po sa mode of payment po, pwede naman pong through bank transfer, Palawan Express, partner po natin si Palawan Express. Pwede rin naman po sa mga... cashier po. Meron po tayong mga financial center sa Makati. If pwede po kayong maka-attend, may mga seminar din po doon. At pwede rin po kayo doon mag-remit po ng kung magkano po yung gusto nyong invest. Ha? Okay po. Ang maganda po sa ngayon, marami na pong means para sa information and katulad ng mga partnerships po, collaborations po. Kaya katulad po nito na nagiging ano po, huge na po yung reach ng mga information po. Ayun po. Sino pa po yung gustong magkaroon ng clarifications po or mga tanong po sa ating mga kasamahan po, photographers po and our vendors po? Huwag po kayong mahiyang magtanong po dito sa harap po natin. Po, sir. Galing po sa ating, tama po, photographer po. Apo. Si sir, ano pong name niyo, sir? Si Sir Romeo po, ayan po. Ma'am, good afternoon po. Ma'am, tanong ko lang po, yung regarding po sa IMG, ano po siyang klase, ma'am? Sa networking po siya o microfinance po? Sige. Good question, no? Marami kasi talagang question about IMG. Ano ba yan? Networking ba yan? So first, ano po ba yung solid test natin pag sinabi nating networking? Hindi po ba recruiting? Tapos meron pong income when it comes to recruitment? So here in IMG po, once you become a member, wala pong kikita. No? Wala pong kikita noon. It's all about yung mga benefits po na matatanggap ninyo through your membership. Kung alam niyo po yung Costco or yung SNR membership, alam niyo yun?
para siyang ganun. Na kapag naging member kayo, may mga benefits kayo. No? And hindi ko nabanggit kanina, kasama sa benefit na may mga, ano kayo, 1,000 na personal accident insurance. That's part po ng 5,500. May libre po kayong Kaiser frames, no? Per year, dalawa po. Yan po yung mga ilan po sa mga benefit natin once you become a member. Libre din po, unlimited consultation din po kayo sa Kaiser Medical Clinic, which is meron po dito sa Robinsons, Manila. Kung napapasyal ko dyan, yung Kaiser po ay ang ating partner po when it comes to healthcare. Okay, so yun po yung mga benefits po nun. So hindi po tayo networking, no? Kung tayo po ay membership platform. Okay, clear po? Ah, sige. Ma'am, yung sa ano po, yung sa long-term na medical insurance, yung kanina yung sinabi. Long-term healthcare? Healthcare po. Anong, paanong sistema naman para ma-avail mo yung long-term? Paano ka makapasok doon? Anong, paano yung sistema po? Okay. So ako talagang re-recommend ko muna mag-attend ng training, no? Matuto tayo ng financial education. Then, when it comes to application, yung execution po, no? Online po yun. Meron lang po tayong application form online na fi-fill upan. Then, o ano na, pwede na po tayo makapagsimula ng ating healthcare. No, may access din po tayo online. So, makikita ninyo kung pumasok na rin po yung inyong ini-invest or sinesave every month or yearly. So, you have the option naman kasi sa long-term healthcare. So, maganda makapag one-on-one session ka with a coach kasi para malaman mo ano po ba yung magandang plan para sa'yo. Kasi when it comes to long-term healthcare po, no, iba-iba po yung presyo when it comes to age. Yan po yung mga kailangan tignan. Healthy pa po ba tayo? Wala pang sakit? Kasi when it comes to application, kaya tayo nag-a-apply, ayon naman syempre ng company, malugi sila. So kung healthy tayo, for sure, ma-accept tayo. Kung meron naman tayong pre-existing, don't worry. Mag-apply pa rin po tayo. Kasi doon sa application, malalaman naman natin kung tatanggapin po tayo or hindi. No? So, through online po tayo, sir. Message nyo ako para makausap ninyo yung mga financial coaches. Makapagsimula kayo. Maraming salamat po, Sir Romeo. Meron pa po bang susunod na mga katanungan po? Meron pa po ba? Si Ms. Ella po ng National Parks Development Committee po, may katanungan po. Ma'am, tanong lang po, paano po yung mga below minimum wage po, yung kinikita nila kada buwan, tapos yung marami pa po silang ibang bayarin, tapos mayroon pang mga pinapaaral. Ano po yung recommendation niyo po sa kanila para ma-encourage po sila na kahit ganun po yung sitwasyon nila sa kasalukuyan, pwede pa rin po silang kung mamamanage po or matututo pong mag-manage nung maayos ng pera. Ano po yung pwedeng mga tips, mga practical ano po, advice po na pwede pong mabigay? Yeah, same thing doon sa ating last slide, no? Yung prosperity formula, gawin pa rin natin. Kasi when it comes naman doon sa formula natin, hindi naman kailangan malaki yung pera natin para masunod natin yun, no? Though minimum wage sila, meron pa rin silang salary. Kaya nga tayo merong 20%, 10%, kasi isosolve po or i-compute yan kung magkano yung sahod nila. May lapit lang po, auntie. Kasi bala kong mag-retire. So, halimbawa kung makakuha ko ng 1 million, halimbawa lang po ah. So, ano pong idea maganda para mapalagaw ko yung pera? Imbis na maubos na kung saan lang. Doon pa rin po tayo babalik sa solid financial foundation, sir. First, meron na po ba kayong healthcare? Wala po. Protection po? Meron po. Utang? Wala po. Sa emergency fund po? Meron po. And investment po? Meron po. Okay, yung mga sinagot niyo po sa aking wala, yun po yung unahin ninyo. Para? Yun po yung unahin nyo kasi wala po kayo noon. At kung wala po kayo noon at may kulang po sa foundation ninyo, ang ipon po ninyo, kahit retire na po kayo, guguho po yung bahay natin, yung financial house natin. So, yes, meron po kayo mga part na meron na, no? Pero hindi pa po siya strong. You're already building you're already building, pero hindi pa po siya strong. Kaya po, encourage po kayong kumpletuhin nyo po
para pumapanatili natin strong po yung finances natin. Kami pong mag-asawa, yung idea po namin kung sakali, halimbawa ay ipatayo ng two doors small apartment para may income pa rin. Kahit nasa bahay ka lang, kumikita ka. Kung papala rin, ganun po sana ang plano. Sa ngayon po kasi, may isa pa akong nag-aaral, kaya yung sinasabi nating formula na income minus savings equal expenses, napakahirap gawin. Lalo na sa klase ng buhay ngayon, yung mga pamimbinibili, puro mahal. So, sibuyas lang, ubos na yung pera mo eh. Diba? Naranasan yun? Isa na lang po yun na napakahirap gawin. So, kaya ang naisip na yung mag-asawa para may maliit na lupa, patayo na lang ng bahay para monthly may income. Hindi naman mauubos yung 1 million, tiyak may matitira. Yes po, tama po. So 1 million nyo po, sir, no? Kung magsisimula po kayo sa healthcare, hindi po yun naabot ng 1 million. No? Kung ating pong pa-priority, ano po mas mahalaga? Healthcare or investment? Ano po sa tingin nyo ang priority ninyo? Sa kalagayan ko po, sa pagramdam ng healthcare and health ko, eh mukhang tatagal pa naman dahil ano tayo sa mga gawain. Pero kung bibigyan ko ng priority yung healthcare, darating at darating talaga yung karamdaman eh, hindi maiiwasan. Pero kung masimulan mo na may investment ka, pwede mo rin gamitin yun para sa health mo, kung sakali. Kung ilang taon man yan, gaano ba idadami yung pera, so makakapag-provide yun para sa health. Diba? Okay po. Ganito po, sir, no? What if po, sir, ganito gawin ninyo? Yung 1 million plan nyo po yan for investment, right? Okay. Actually, yung inyong pong plan is good. Bakit? Kasi yung 1 million, hindi nyo naman itatapon eh. Gusto nyong pakitain, no? So, yun yung good side noon. But then, sir, hindi, sabi nyo nga, hindi natin alam ang mangyayari, no? Ngayon, healthy tayo, no? Hindi natin alam kung kailan din tutubo yung 1 million natin pag nagtayo tayo ng apartment. Kapag doon sa ROI or return of investment, long term po iyan, no? Yes, healthy tayo ngayon, pero hindi natin masasabi. May mga 25, mga 30 years old, dinadapuan ng mga sakit. Hindi, wag naman sana. Pero ang gusto natin, ready tayo, ano man ang mangyari sa buhay natin, no? So, yes, ako, ang suggestion ko, ituloy nyo po yung pagpapatay ng apartment, pero simulan din po nyo ang healthcare. Salamat po, yun lang po. Yes po. Salamat po, Sir Erwin. Share ko lang din po yung, kasi yung parents ko po, retired na sila parehas. Then, siguro, dahil nakakapakinig po ako ng mga katulad po ninyo, pinayo ko po sa parents, particularly sa mother ko po, na mag-invest sa health niya, sa health card or tsaka sa health insurance po. Kasi yung pag-iipon kasi nila ng father ko, mawawala po lahat yun once na nagkasakit sila and maibigay nila lahat nung sa hospital, sa medicine po. Kaya parang in-advise ko sa kanila, sumunod naman po na nag-ano ng health insurance po. Kaya, yun po yung siguro yun din yung ano ni Ma'am Miss Arabit po. Ayun po, sino pa po yung gusto magtanong po? Sige, while waiting ulit, no? When it comes to long-term healthcare or ating healthcare, until 60 lang po talaga yan, no? At hindi rin po laging 100% na matatanggap po tayo sa healthcare kung tayo ay may sakit na. So kung kayo po ay nagtatrabaho ngayon, when you have the means po, no, to start at healthy kayo, actually that's a good time to start po ang healthcare. Hindi kung kailan tayo ay matanda na or malapit na tayo mag-60, hahabulin natin, no? So mas maganda makapagsimula tayo na mas maaga. Bakit? Mas marami din po tayong maiipon. When it comes to investment, time. Time po is our ally. Kung tayo po ay nakapagsimula ng mas maaga, mas malaki din po yung return. No? Kung tayo magsimula ng huli, yes, meron pa rin tayong help, no? But when it comes to our investing, no, mas unti na siya
compared dun sa mga nakapagsimula ng mas maaga. Okay? Opo, yung pansin ko nga rin po na pag tumanda ka kahit 1 year lang, tumataas po yung, kunyari, premium, tumataas po pag kahit 1 year lang yung tinanda ng tao. Ayun po. Tama. Ayun po, wala na po bang tanong ho? Kung may mga additional pong tanong, saan po kaya kayo pwedeng... Pwede nating flash ulit yung ating Facebook page or yung Facebook profile ko po, contact number and email po. Ayan. So sa page po natin, Blessed Family Missionaries, BFM Team. Yung pangalan ko po sa Facebook, Ronelyn Ragindin Arabit. And andito rin po yung akin number, 0992-600-2070. At kung sa email naman po, imgacademy2020@gmail.com. Maraming salamat po. Palakpakan naman po natin si Ms. Ronelyn Arabit po. Ayun po. Binabalik ko na po. Maraming salamat po, ma'am. Thank you po. Ayan, isang masigabong palakpakang muli para kay Ms. Ronelyn Arabit at kay Ms. Alexandra Jessica Rosell ng Chief Accountant ng NPDC Finance Division. Sa ngalan po ng National Parks Development Committee at ng Department of Tourism, nagpapasalamat po kami sa inyong pakikilahok sa ating 5th episode ng Park Conversations Live. Sa puntong ito ay igagawad na po nating ang sertipiko ng pagkilala sa ating resource speaker. Upang maggawad ng sertipiko, kasama po natin ang acting division chief ng Cultural and Public Affairs Division ng NPDC, si Ms. Florza Buklatin. Pagkatapos po nito ay magkakaroon po tayo ng photo opportunity kung saan makakasama natin ng isang group photo ng ating resource speaker. Maraming salamat po sa inyong paglahok sa ating Park Conversations Live Session para sa araw na ito. Sana po ay nakatulong sa inyo ang ating diskusyon tungkol sa wasto at maayos na pamamahalang pinansyal. Ang mensaheng nais iparating ng ating session ngayong araw ay tungkol sa kahalagahan ng pagiging edukado at mapanuri sa ating pananalapi tungo sa isang matagumpay at matiwasay na buhay. Sa susunod na buwan, magkakaroon po tayo ng isa namang episode ng Park Conversations Live na may panibagong paksa na siguradong makapagdaragdag ng ating kaalaman. Muli, ako po si Mariela Airan, nagpapasalamat sa inyong lahat sa inyong aktibong partisipasyon. Nawa ang mga natutuhan natin ngayong araw ay magbibigay daan sa ating paglalakbay tungo sa isang mas malinaw na ginhawa at maunlad na hinaharap. Huwag din po ninyong kalimutan na sagutan ng survey form at siguraduhin kayo po ay nakapag-register. Ang submission ng survey form at registration ay magiging basehan sa pagbibigay ng inyong certificate. At kung nais po ninyo maging updated sa mga sumusunod pang events at activities sa Rizal Park, Luneta at Paco Park, maaari po ninyong i-like at i-follow at i-share ang social media accounts ng NPDC. Muli, maraming salamat at magkita-kita po tayong muli sa susunod na Park Conversations Live.